What's up mga boss? Kumusta? Okay, another day, another vlog naman po tayo. And for this time is gagawa ulit tayo ng tutorial vlog. Okay, so naalala nyo sa last nating tutorial vlog. Ito. Yan, so tinuruan ko kayo mga boss kung paano gumawa ng YouTube thumbnail gamit lamang po yung Pixel Lab at yung background eraser natin. And for this time, tuturuan ko naman kayo mga boss na paano gumawa ng poster or basketball poster gamit lamang po ulit itong Pixel Lab and background eraser. But before that mga boss, please, yung mga bago pa po sa channel natin, click nyo po yung subscribe button and bell notification para maging updated po kayo sa mga videos na ina-upload po natin. Okay, so ayan, so welcome po ulit kayo dito sa ating YouTube channel. And yan, umpisa na natin kung paano ba gumawa ng poster gamit lamang po itong ating Pixel Lab and background eraser. Okay, una is pipili ka ng dalawang subject. So for this tutorial, ang napili ko mga bosses ito. So una, open lang muna natin itong background eraser app. And ito yung unang napili ko. So yung subject natin is yung ako. Ako yung naglalaro ako ng basketball. So gagawa tayo ng basketball poster mga boss. So una, ito nga, open natin background eraser. And then ikakrap mo itong subject na to. So sa pinaka maliit na picture. Yan. So crop natin ng ganyan. And then click the auto. Then adjust mo yung threshold of similar color hanggang 50%. And then move yung cursor sa mga colors na ganyan. So dahan-dahan natin tatanggalin yung background nito. Yan. So ang gamit ng auto mga boss is pag tinutok mo itong cursor sa isang kulay, yan, ma-erase yung kulay na yan. So kung medyo ano, pag ganyan mga boss, i-undo mo lang. Click mo lang itong undo sa katabi ng threshold. Yan. So ganyan. And then, you can zoom in, yan, or zoom out. Okay? So gagawin natin mga boss, you can change the color of the background para mas mas clear yung background mo kung ano ba yung ini-erase mo na background. So di ano, left side sa my threshold mayroong itong BG color, kikita yung BG color. Pag click mo ng ganyan, so mag-iiba yung background. So for me, ito yung option na ginagamit ko para mas makikita ko ang background na natanggal ko mga boss. Okay? So ito, pag may nakita kayong ganito mga boss, ang gagawin yung ganyan, click nyo lang yung repair, and then daan na mo yan ng cursor na ganyan. So it will heal kung ano man yung na-erase na ganyan. And then balik tayo dito sa magic. Okay, kanina ginamit natin itong auto, and ngayon naman is gagamit natin itong magic. Ayan. Ang gamit ng magic mga boss is ito, dahan-dahan niyang tinatanggal itong mga unnecessary background. Okay? Sundan nyo lang ako mga boss, madali lang to. Actually, sa una, medyo mahirap ito gamitin. Mahirap din na i-control itong cursor. But later on, masasanay ka din mga boss. Okay? Ayan. Ay. So ito, tatanggalin natin ito. Para mas makita yung mas detail kung nagtatanggal ka ng background, you can zoom in. Yan. Zoom in na ganyan. Then, start erasing the background. Okay. So, for this poster mga boss, is gagamit tayo ng dalawang picture or subject picture sa ating poster. So, ipapakita ko lang sa inyo ito, itong sample na to, itong unang sample na to, para sa ating poster. So yung second poster natin mga boss is i-ano na lang, shortcut na lang natin para madali tayo dito sa ating video tutorial. Okay. Ayan, tatanggalin natin ito. Ito ganito. Ayan. Pero natanggal isa, repair lang. Zoom in. Zoom in. So,
is this one. Pag feel mo na medyo natanggal yung tenga, you can repair it. Ang ganyan. So, click pala itong repair para mabalik yung na-erase. Okay? So, dalawa yung ginagamit ko. It's either magic or itong manual. Pag manual mga boss, pag napupunta na ako sa mga sa edge na gaya nito, kasi pag magic to and then same color, yan, so medyo ma-appeal gid ang buka ni. So ginagawa ko, ginagamit ko itong manual na coursework and yan. Okay. So magic. Okay. Kunti na lang. So manual ulit. Tanggalin natin itong nasa edge para medyo smooth naman ang dating ng pag-erase ng background. And then lipat tayo sa magic. Ito mga boss, itong tutorial na to is tuturuan kayo paano mag-erase ng background na gamit lang po itong Android phone natin. So kung meron naman kayo, marunong naman kayo mag-Photoshop, mas mabuti kung Photoshop ang gagamitin mo mga boss. Okay, so ito para sa mga subscribers natin na cellphone lang gamit, walang laptop, wala ding Photoshop, hindi marunong mag-Photoshop. Ito, pinaka easiest and simplest way na paano mag-erase ng background or paano gumawa ng poster na gaya dito. Okay? So, tatanggal natin yan. Actually mga boss, yung first time ko gamit itong Pixel Lab, medyo nahirapan ako. But, kalaunan din, practice lang ako ng practice, gawa lang ako ng gawa ng poster. So, later on, medyo madali na lang sa akin. Okay? Itong huli. Lang. So, ayan. Pag satisfied na kayo sa, ano, sa image na na-erase nyo yung background, you can click the done. And, so nakikita nyo dito mga boss, may smooth. Okay? So, may ranges. So, may 0, 1, 2, 3, 4, hanggang 5. So, ang gamit ito mga boss is it will smoothen sa lahat ng edges sa image na tinanggal mo yung background. Like this one. O yan. Or 3. So, it will clean up all the edges of the image. Okay? Kung satisfied ka ng ganyan, click save. And finish. And for this time, you can proceed na sa Pixel Lab na app. Okay? You can download this sa Android na Play Store. Absolutely 100% free. Okay. So, next na gagawin ninyo is magda-download kayo ng background na gagamitin nyo sa poster. So, for this tutorial, ang background na gagamitin ko mga boss is ito. Pang-gallery and downloads. Ito yung napili kong background. Okay. Check and background. Ang next step is i-attach natin yung image na natanggalan natin ng background. So, dito kayo magpunta sa plus sign and then click itong from gallery and ito, click mo yung image na to, check. Then, you can adjust kung saan mo gusto ilagay ang image na to. Okay, for me, ito, adjust natin yung size. Lagay natin dito kasi putol yung sa may paa. Kung medyo dark ang kulay ng subject image yung mga boss, pwede nyo i-adjust yung kulay. So, ang brightness niya, click mo lang yung image and then punta ka dito sa may parang octagonal na button and color filters. Then, punta ka sa brightness. So, you can adjust the brightness na ganyan. Okay? Ay. And contrast. Para medyo, ano siya, may highlight. Ayan. So, para medyo astig naman siya tingnan, click mo ulit yung image, lagyan natin ito ng shadow for this poster, lagyan natin ng white, and then adjust natin yung blur radius hanggang
25%. And we can also add a stroke. Yan, white stroke. Yan. The more creative you are, mas maganda ang kalabasan ng poster na gagawin nyo mga boss. So, for this tutorial, tuturuan ko lang kayo kung anong basic ng cutting of erasing of backgrounds, putting of the images sa poster na ganito. Okay, so dalawa yung subject image natin. So, ilalagay natin ito ulit yung isang image natin. Ayan. So, at saan ba ito maganda? Sa likod. Okay. Tanong, paano ba ito ilalagay sa likod? Okay. Unang gagawin nyo mga boss, click yung image. Punta ka dito sa may upper right portion. And itong image na sa taas, you can drag it down para ma-overlay siya dyan sa isang image. Okay? Adjust din natin yung kulay. Oh, teka. Ito mga boss, ito yung problema kung gumagamit kayo ng pixel app. So, kung i-click mo itong second image na in-attach mo, so, ang makiklik is ito. Para hindi madamay yung unang image na in-attach mo, ang gagawin mo mga boss, punta ka dito, and then, lock that image. So, ang mangyayari, hindi na yan siya ma-change. So, ito na lang ang magagalaw mo na image. So, okay, so nagyan natin ito ng shadow. White na shadow. Adjust blur radius. Ulit, lagyan din natin ng stroke. White stroke, check. Ayan. Just lock. Okay, so medyo okay na siya. Lagyan ulit natin ng logo. So, itong poster sa likod, parang medyo ano siya, parang may thumb mark. Gagawin natin, ilagay natin ang logo ng ating club. Kasi meron akong basketball club dito sa Davao. So, lagyan natin ito ng logo. Ito. Ayan. Ulit, drag natin ito pababa para mag and then adjust the size. Ayan. You can also blur this one para parang ano lang siya support lang siya na image dito sa ano. So, para ma-blur mo itong logo na to, click this opacity, click mo niyo yung image and then go to opacity, then adjust the percentage of the opacity. Ayan. So, 60%. Pwede na yan. Lock natin ulit. And then, next natin is lagyan natin ng pangalan natin. Okay, so punta ka dito sa A, text. May text na yan. Click edit. Lagyan natin yung pangalan natin. Click OK. Okay. Palitan natin ng font. Anong gusto mong font na meron ito? Maybe font. Ayan. Adjust natin ng ganyan. Yun. You can play also. Be creative sa font natin. You can add a shadow. Black shadow na yan. So, opacity red. You can also add a stroke. Black. Ayan. Para medyo kulay. Pero kung gusto mo pa ng mas maganda, depende na sa'yo, you can choose a color. Ito. Or gradient style. Pwede ganyan. Ito. Or this one. Or this one. Yan, pwede. Okay. And then, lalagyan natin ng teka. Copy. Edit. Lagyan natin ito ng shooting guard. Adjust the font. Lagyan ito sa baba. Yun o. Hindi ba? Okay. Para hindi magalaw din ulit yan, lock natin. So, meron ka pang gustong ilagay dito sa poster natin, you can manipulate. Be creative again. Sinasabi ko, be creative. Ang kalabasan ng isang napakagandang poster is ang creativity po ng gumagawa ng poster. So, para medyo creative naman natin, tingnan natin poster natin. Pwede natin lagyan ng yan. So, meron ako dito sa download. Sige. Okay, meron ako na download dito na parang
Yan, smoky effect. Check. Yan. So, paano ba ito gawin? Boss, unang, ang gagawin natin dito, click the image. Punta ka dito sa erase color. Enable. Click mo itong parang eyedrop. Then, choose the color black para matanggal yung kulay na black. And, you can adjust also the tolerance. Ayan. Ayan o. Ang ganyan o. Ayan. Okay. Lagay natin ulit sa baba. Ayan. Para meron tayong smoky effect sa ating poster. Ooh, di ba? Smoky effect. Copy para just adjust natin ulit. Lagay natin sa baba. Sa gilid. Ayan. Smoky effect. Diba? Lock, lock. And the last thing, medyo okay na. Lagyan natin ng logo natin. Logo, logo. Ito. Ayan. You can put this one here. Ayan. Team Busters of Blood. O, diba? Or, pwede nyo din ilagay dito yung logo ng basketball club din. Kung meron kayong basketball club, kayo nang bahala kung anong gusto nyo ilagay, mga boss. Okay, so for this one, pwede natin ilagay ito. Ito. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng shadow para makita siya. Ito ng shadow na white. Adjust yung tolerance. Okay. Okay. Kung gusto nyo palagyan ng ano, creative ko masyado, meron akong nilagay dito na teka. Ito, parang burst the color blue. Okay. Check. Then, punta ka ulit dito sa erase color, enable, eyedrop, color black, check, adjust the tolerance, ayan, lagay natin dito sa kilikod, and medyo ano lang siya, medyo bold ang color niya, so you can adjust it on the opacity, ganyan, adjust one, and ganyan para parang meron tayong bursting effect sa likod. Yun. Diba? And then pag okay na yan, satisfied na kayo sa ginawa niyong poster, ito napaka basic lang but maganda. Magiging proud ka sa gagawin ng poster. And yun nga, mga boss, gamit lang itong ating mobile phone. Okay, pag satisfied ka na, click this one, save image, save to gallery. And if you will check that in your gallery, meron ka ng instant na basketball poster na pwede mo ipagmalaki sa mga kaibigan mo na marunong kang gumawa ng basketball poster kahit hindi ka master editor ng Photoshop. Gamit lamang po itong Android phone natin, mga boss. So, ayan, mga boss. Maraming salamat. Sana ay meron kayong natutunan sa ating konting video tutorial kung paano ba gumawa ng poster. Gamit lamang po ang ating Android phone. And, yun nga, mga boss. Maraming salamat. At patuloy niyo po ako sinusubaybayan at sinusuportahan sa mga ginagawa nating video vlogs. Again, please, sa mga bago pa po dito sa ating YouTube channel, please don't forget to click that subscribe button and bell notification para maging updated po kasi mga videos na ginagawa natin. Okay? So, laging tatandaan nyo lang, mga boss. Live the life what you deserve.
Once again, ito po, Gerson Aspe. Maraming maraming salamat po at kita-kits po sa susunod na vlog. Bye!